revolusyonaryo. Supremo ng isang patibulang may magandang simulay. Walang tao makakahawak ng iyong lakas.
ika-apat. Kalayaan ay ang makagawa ng banag di makakasamasig pa. Yan naman yung salitang yan, kalayaan! Sige ako, kinakitin ang kalayaan! Parang salitang layaw, panood ng kabusbusang masaya! Kuya! Pwede ko ba kami lumabas ni ate sa entablado? Hindi na muna puso, inutukin tayo ng mata. Dahil sigurado rin ako magiging sikat kayong komensyal. Dito lang gawa, kuya. Tsaka, marami pa tayong kailangan gawin. Kuya! Ang pinutukoy ang sarap! Ang paninigaw ni Kuya Andres kay Oriang Desu! Ay, gabi siya naman ni Loretta! Nanginigaw ni Ate Lola! Parang ang komedya! Buhon mo lang ang pinigay! Bakit nyo ba magsisipin si Lolay? Ay, abanin ko! Matakot ka, pagkakating kita sa gitna! Pero yan yung Bye.
kapulungan, dito ay inyong pagbasban, pagkawalang kapuluhan ng mga buli at damal dito sa hamak ng bayan. Thank you.
Lombardi, Mora, Laguna, Laguna, Paragnacche, Paragnacche, Quattro Fanzulo, Tata Caluga, si curava io capì, e in fama la sudana di Santa Fila al Puerto. Al Moro Moro, qui, la Magatà. Al Cata, sta asa, al Cata, io te uno pagare, Don Antonio di Olanda, a Tata Nata, Zupzuo, e la Anansina, Sina, Principe, Principe Tomás! Principe! Saglit! Sinuwalit yung tech! Ewan ko sa'yo, di ba ka buong pangalan mo? Hey! Principe Tomás! Principe! Bakano! At Principe Sakay! Principe Tomás! Principe Bakario! At Principe Sakla! Kaya mo
kabisado ko lang ang linya! Pinapalita dito sa pinapalita.
ako lang nilang pangilala natin. Eh, hindi na tayo pag-remark na dito po kaya. El Filibusterismo, ito pong daw sa tungkol sa pag-iganti, di ba? Pag-iganti! Ay, dramatic mo ka maaaring isa nila. Ay, pero hindi maganda ang sinabi ni Rizal tungkol sa komedya sa kanyang noon. Inaraway po yung pantasya at paglilipang dapat niya ang doon. Eh, yun naman totoo. Kaya naman tayo nandito upang baguhin yun. Paitiin ang mga palabas. Gawing makabuluhan para sa bayan, ipakita ang nagagalap ang mga kwento sa lugar na kamilala nila. Ay, ikaw, kamusta ako sa sulat mo? Ito ang ibang division. Inantok ako kagabi na naging pauna ako daw sa Bernardo Castro at mga kapatid ko, mga hayop daw sila, pinag-iitsa ko daw sila. Sabi lang, huwag kayong mag-asalayo ako! Mabalag na kundi na may asalayo, di baligtas. Nagpakita nila niya ang COVID ng direk. Ilang magdali na, nagpakita niya ang COVID. Ang nawa kay Dwight, binigkas sa kanyang mga linya ko sa Bernardo Castro. Ay dinaral pa lang itong ngayon mong magpula ngayon. Ang tinuhin ni Bernardo Carpio ay mapagkilo at hindi mo pagkakatiwalaan. Ikaw na ang musa ko. Ang musa ba yan sa panula? Ang musa ni Balagkas, ang musa ni Tarigel, ang musa ng palitig na Tagalog. Ikaw kang magkalala, baka palit din niya. Ikaw kapatid, kung saan ako susulat mo? Sinasa Tagalog na ba ang kapampangan ng kometa? Ay, huwag mo nang asahan. Ay, napudpud na yung daliri ko kabibilang ng mga tanong sa mga. Ay, kung bakit naman kasi kailangan din na labindaro kung pati ka bawat sa hindi ba kailangan bumasto agad ang pila? Ang malagay, upo ang kaispan, saka mo nang papinungin. Makinig na ang awit ang isulat mo. Sa inete kaya tulad ng La India Elegante, di ba? So, yes, kumayot hindi. So, Castilla ang damit. So, at na upang mahilipin ang game sa jungle. Aber, kung siya'y sumita, ngayon ako'y dilemita. Pagkat ang aking itsura, Castilla, hindi kita. Hindi! Magkakaniya! Unusay namin, Castilla! Nakinirig ka man yan! Isip mong malayang mihigan! Iyo palang tinitignan ang balat! Hindi ang laman! May langit! Kaya nga maganda ang ginagawa natin ang pagpapalit ng lula ng Bernardo Carpio. Tama yun! Para malaman ng mga bata mo, gusto siya talaga nagagalang yung kwento. Kaya mas pasanti kung ang mga pagtutangal natin ay taas ang tumatalakay sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahan nila kapatid, malawak ang yung natatanong sa teatro. Kung hindi kaya ang reforma, kung medyo tumbaha pa na sa panibago ngayon. Sarsuela ang nais mong gawin. Ito po, meron na akong kwento. Kailangan na rin nagtigay ng awit at ay musik yung forma. Eh, hindi na ba ako talaga maaaring magsulat ng spider? Ay, nangangalati na yung obra. Huwag nga yun, Leo. Kahit ang pagtula ko sa wikang yan, ay pinalitan ko na yan. Ang una natin iwaksin, pagkat ang wika natin Tagalog at hindi Kastila, at tayo hindi mga Filipino at ang bansa natin hindi Pilipinas. Pagkat yan ay bansa ng dayuhang Kastila. Tayo mga Tagalog at ang bansa natin bayang Katagalugan. Naintindihan mo ito, kahit kaysa pampakin nyo. Eh, magkakapatadam ang bayang Katagalugan. Kaya lang saan masabi kung tula ko sa inang Espanya, dapat ilang bayan na mag-sayang kay Kaporizal sa kabila. Ay, mga ipamudod na rin, sayang ka na ng pagkaling. Pagbahala na kayo niya. Paramihin niyo na lang. Salamat, kapatid. Mo, ikaw lang talaga mga saan kung bumulo ng tropa kayo na darat na ganang darat na ganang gawain. Ay, gawain ka sa masangariyan ni Rodoko. Marami pa. Pag-aaral, pagsusulat, pangangaral sa mga magpusok na kabataang estudyante, pagpapalino ng kanilang sikmul at dibdib, pag-asik! Pag-asik? Laban sa mga asalay sa pamamagitan ng pagtatanghal sa entablado! Nato na ang kapatuhan! At ang ano? Please, may mga mimik, mga suki, ito, ang lahat! Katanggal na pahina ang inyong inelemonya! Mga suki at mga suki, wala ba kang maglapay sa malalayong lugar na ang mao na raw ay ang biskuit na pasensya! Matigas na piyano o kongli! At kayo din sa kasalukuyang bayan natin! Walang kayong itang gagawin sa diyang bumain! Ang tumulong!
ang inyong isinasadiwa ang magdidikta sa inyong gawa. Halika. Anong ngalan? Emilio Jacinto po. Emilio Jacinto. Emilio Jacinto, kumbari ako ang inyong nanay. Ay, ito. Ayano sa inyo. Kumbari ako ang inyong tatay. Kumbari ako ang tayo. Kunwari ako'y gumero ng toksido. Ay, sakit. Ay, no. Ngayon, paalalahanan kita. Kay Tagatoso, nakasabukan ng mga kay Tagatito ang haring bayan na Tagalugan. Ang bayan nila ng sumana at pagkatsalaman. Kay nangyayon sa isang marangalari. Pagkapos na kapagadda na kambula. Ngayon bata ay kayo kumanda at kumindi. Kumari ako ang nanay. Kumari ako yung tatay. Kumari ako'y kurang. Ay, kurang na po ba doon? Wala. Kailangan mo wala natin sila na ibalik natin ang dahal ng ating libi. Ngayon, ito naman ang mag-alak. Kurang pa rin ang nalimang. Magsanay ng mabuti. Tandaan na sa huling pag-iisip ang pinakamatibay na sandata. Ang pag-ari sa Itaguyon. Mapapakinabangan natin ito sa loob ng tiyatro at sa labas sa bayang sawit. Tandaan ninyo. Ahoy na espada lang ang pinapakinapulapit ay magalyanin. Yun! Ang alamat sa amusan ang kamping sa kapangan. Huwag ninyong kalilimutan itong kilot ang pinigilag ng pinamaan ng bayan. Sa gaya sa entablado, sa tumanang nigma, at sa muling pagsasanay. Kayo! 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 Ano? Nasaan yung mga sila namin, ha? Mga sila! Isang sila namin lang sa Magdalena! Ay, napakainap talaga ng halot ngayon! Mamilasaan, Magdalena!
nakakabali. Ayaw kayo man ni Bibiana. Bakit nga ba ako nag-asawa? Ay, may mga nilakad. Hindi ko alam kung makakabalik. Ang daming nilalakad yan sa Andres. Ano? Mahilig ang mga alumino sa mga estudyante doon sa Santo Tomas. Kaya nga hango-hango nga yung pinsa ko sa kanya sa Emilio. Emilio! Halika rito! Ikaw, bata ka. Hindi ba nagsabi ko sa'yo na huwag kayong pupunta sa teatro? Ito, wala ka nila napasan. Oy! Ba't kaya mas gusto niya sa teatro for me? Oy! Magkabagala to! Magkabagala sa Santo Tomas! Oy! Maraming itong ano sa teatro for me! Ay! Iyon na yun! Parang dino sa'yo itong ano? Yaman ako yung hindi, pero para lang po. Ay, magpapasok tayo ng manikin ng
Kahit kailan, artista ka lang, hindi ka magiging manong matatanggap yung langit. Hindi ka ano lang? Ay, hindi! Isayon tayo! Saan-saan daw? Ay, bakit tayo? Iniisip ko lang kasi... Hindi ba naman yung utak mo yun? Ano ba talaga pinagkakamal natin, Kuyang Andres na si Andres? Ay, alam ko, ay, nag-iisayon tayo. Ito bakit si Andres na si Andres na iisip? Ay, lagi tayo mag-usap. Ay, hindi kayo nakuwag mo, ha? Maganda siya at mabait.
Ngunit hindi tulad mo. Wala naman yung dito mo! Andres, sulad naman sa proteksyon nila mga magulang ko. Ano pa ba nakalimutan mo sabihin? Sabihin na lahat ang sinasabi nila. Sa kampiyuto. Ano pa ba gawa ko? Mauliyan namatay sa kaitong si Monica. Hindi maniwala ka sa akin. Paniwala sa akin ang lahat ng ito. Kay Mason, kay Mahir, kay Piyuto. Mahalaga sa akin ay ikaw. Ikaw na aking marangal. Napakarangal at napakagiling ni Mami ko. Ang mahal ko. Parati mo akong binibiro. Gusto mong pasahin ko sa'yo kung paano nagtapos ko si Elias at Salome. Makinig ka. Sasabihin ni Elias kay Salome na, Salome, mabuti umuwi ka lang sa Midoro. Nangutin mo ako at walang sa isa'y pag-ibig sa'yo. May makikilala ka pa doon, iba? Naghiwalay sila, no? Oo. Bueno. Ikaw naman ang makinig sa akin. Nakapagpasya na ako, Andres. Handa akong suwagin ang lahat ng kagustuhan ng mga magulang ko. Alam kong marami kang iniintindi sa buhay mo ngayon. Nandiyan na mga kapatid mo, nandiyan ang teatro at ang hangarin mo para sa ating bayan ito. Marahil nga ay hindi magiging madali ang mabuhay kasama ka. Pero nakahanda ako. Ang hinihiling ko lang ay kung palagi tayong magkasama sa lahat ng gagawin mo. May pangangako mo ba sa akin yun? Oo, ano po? Bueno, kung gayon, magpasal na tayo mo. Itong pahinap to, itong pagkain sa libre. Morgan, tama na, hindi ka mahalata. Hindi ko mapasahin. Tama na. Bukas na bukas ay kakausapin ko ng masinsinan ng mga magulang mo. Huwag mo akong iwan. Hindi ako na pati. Marami pa rin ang gusto sumanip dito.
Itataas niya ang bag ng bawat miyembro. Ngunit wala na ang ulo! Pabayaran natin ang mga tolerant sa kanilang mga edisyon. Wala na ang saysay ang pamamalangan. Wala na ang halaga ang pagre-reforma. Ano gagawin ang bagong kasipunan mo kayo? Ipagpapatuloy ang gawain ng masoneria tungkol sa radikal na reforma ng pagkat papatasin ng mga private? Matindihan pa kasi ang pagkakwil sa pamahalang mini sa atin. Nakabahan ako masyadong malakas. Nakapag-usapan na natin ito kung ayaw hindi na ako makapakita. Isisimulan ko na. Hindi ka naging isa, Andres. Kasama mo ako. Ako man. Ilang taon na natin kimang ating dati. Anong palayain natin ang ating sarili sa pangalimin at itahanak ang dugo para sa ilang bayan? Pagkaso na naman tayo tinuntin sa pagkapatay ng katipunan ng mga anak ng bayan. Inaalay ko ang aking buhay at kamatayan sa katipunan ito. Ang kataas-taasang kagalang na lamang katipunan ng mga anak ng bayan. Ako man. Buhay at kamatayan para sa kalayaan ng bayan! Pag ako tayo makatipon, gamitin natin ang triangulong sistema. Lahat tayo ay pinuno at kanya-kanya tayo maghahal ng katipon. Kung sa gayon ay kung may matakit mang isa sa atin ay ako lamang may tuturo, makapagpapatuloy tayo kayo sa inyong gawain. Hindi mamamatay ang organisasyon tulad ng Liga. Ay, inam yan! Kaya bumi natin ang Liga ng mga ato. Gamitin natin ang pwede. Pag ako tayo makatipon, ako na tihimpin ang pagbigay ng mataas na ambag ng Liga! At ano ang nangyayari dito, ah? Magandang gabi po! Mga kumitsyante po kami ng Draft of Corvinir. Nag-ensayo lamang po kami para sa gagawin para mas bukas! Ha! Tontos, komedyantes! Wala nang komedya sa Espanya na yun, alam nyo ba? At ano namang komedya ang ipalalabas ninyo? Bernardo del Carpi po! And Tagalog? Si, senyor! Estúpidos! Opo! Hindi kailan ba nagtatagalog ang pinakadakilang kabalyero ng Espanya na si Bernardo del Carpi! Kayo, napanood ba ninyong komedya na ito? Opo, po, teniente! Si! Punyeta! Vamos! Vamos! May araw pa rin, Andres! Ay, napakita ko lahat ang pinag-usapan ninyo. Ay, sumasakayon ako. Pero Andres, ano bang mahihim na dito? Ay, mapangalim. Tama sa inyo. Lumingo tayo kay Tatong Arellano sa Escada. Dari na malaraw kung tayo masasalibot. Andres, ito rin mong isa ko sa mga unang kasapi ng katipunan. Kapatid. Gregorio de Jesús.
subayan ako at ipag-ala sa pangangalaga ng aking pamilya sa pagiging isang mapagmahal na asawa. At kung ito'y sway, subayan ako at ipag-ala at gawin itong isang makamagal na lason sa magsisilbing kalampatang parusa. Ako si may pag-asa. Ito'y puso'y nanunumpa. Azul, kapatid, maganda ang ideya mo.
Maraming imari natin pagsabay ng kulitong pagpapalabas ka, gawin din natin yan, kapatid na Wayne Slams. Remo! Kapitan! Miguel! Ang patilya na saan? Narito na, huwag ka magkala. Sarulado ko na. Kapitan! Nagpaibagong anyo at humanap ng iba't ibang papel.
Ngunit hayaan niyong ituloy ko ang palabas. Naniniwala ako hindi dapat nawawala ang tiyatro sa anumang panahon. Ipagpatuloy ang pagtatangahan. Ito ang aking bagong tiyatro, Porvenir. Sa ngalan ng inang bayan, at sa pag-alit ko ng tungkulin pagkasupremo na ipinagkaloob sa akin ng kataas-taas ng kagalang-galangang katipunan ng manak ng bayan, inaahayag ko na bukas na itong pagpupulong. Mga kapatid, kayo inandayaan upang ipagtalastasan ang tipid na kalagayan ng ating katipunan na sa ngayon parang isang babaeng buntis na sapit kang mga anak sa di mapanahon. Ngayon ka tayo sa ating mga kaaway. Magigipit at malilipon tayo pagkat kasulubuhin tayo tinutugis ng mga Kastila at sinusundan ng palihim. Walang na para ipagtanggol ang ating bayan. Ang katanungan ngayon doon, Emilio Aguinaldo, Pinong Pinona, ay nararapat na ba tayong lumabat? Ngunit kakaunti pa ang ating mga sundanta. Gulong, sibat, pararaw at pana. At ang mga ito, ang ating panlalaban sa baril at kanyo ng mga kaaway. Tutul ako simula ng pag-imagsik sa ngayon. Tutul rin ako! Hindi po ng mga Kastila, wala tayong sasakyang pandagat. Magiging paurong at patagulan ang laban natin. Parang moro-moro! Mga kapatid, natatalastas ko na sana tayo sa kagamitan. Kasangkapa ang pakikinigma kung ito ang pag-uusapan. Ngunit walang makapagsasabi ng katipunan ay walang angking sariling tapa, walang sariling pag-iisip para ipagtanggol ang kanyang sarili sa kapehan. Wala nang mas narapat ang katuwagan sa sinasabi ni Balagtas na kuni-kuning takot sa kalaban. Dito ang pinag-uusapan ay paglaban, hindi ang sandata. Sakali tayo lumalaban at kailangan ng lalong mabubuting sandata, yan ay sa kaaway kukunin. Simula na natin lalaban! Masangayin ako! Palahog na! Ituloy ang pag-atake sa Intramuros. Hindi ko lang magali. Pangalit yun, ang sangguli ng mag-iwang kapatid namin at sumalaki kayo mula sa San Marcelino. Tayo naman ay sasalaki mula sa Santa Cruz at kulay ng Espanya. Maganda na tayo! Hindi maiyahal ang tulad ang imagsikan sa isang sayaw. Wala itong kinalaman sa forma, walang kinalaman sa pag-at. Wala itong kwento na inilalahat ng may simula, may gitna at may katapusan. At sa lahat, wala itong mga manunod na papalakpak kapag bumaba ng tinod. Sa panahon ng himagsikan, ang mga mandutulang kagaya ko ay nawawala ng silbi. Bagamat malakas ang aking loob at buo ang aking isipan, mahihina naman ang aking katawan. Kamusta na lagat ko, Elio? Didilidyo ka kagabi. Medyo umupan. Pati nung damit kong nabasa ng ulan, tuyo na niya. Ay matatalo pa yata tayo ng bagyo. Panghinaan ng loob, Elio. Pati kasagaba lamang yan. Takot-takot ba gabi? Akala ko may tinap. Ay nakita ko pa yung berit. Sinusundog na ako. Dandang sora yung nakita mo. May-ari ng bahay na to. Saan nakakasiwa ng mga may sakit at nagpakaayin sa ating bahay ito? Napakabuting matanda. At magandang pakitain para sa sinusulat ng ula. Yung tula pa rin na nasa isip ko kayong tinutugi sa tayo. Naalala ko kasi yung panaginig ni Andres. Yung bang birhen na nakasukot ng balintawa. May akay-akay na bata na may hawak na gulok. Iwinawag ay ito sumisigaw ng kalayaan! Kalayaan! Iniligtas tayo sa kapamakan ng panaginig na yun. Ay kung lumusog tayo sa punto pamakan ko, baka nabarig tayo ng mga pasadoris to. Ang magpo kayo pwede sa inyo. Ang ganda kong pala, yung taga-ilog, yung nasa layo. Ay, naisip ko kasi maaari ko papasukin sa itabladong minambayan. Ang protetro, nasisip ko kayo, nasilita tayo ng bagyo na pasitay na. Pero magayon ko na, matigil ang kagayon, senyor. Hindi ko alam kung ano ba yung mayagayon na siya kung di ko nakikita. Mga kasamay! Mga kasamay! Kasama! Kasipunan! Magtipon! Masensya na ito, walang palang maragay. Sa pag-usama ng kami sa kambaran na ngayon kami pupulit ng sekula, ilatang sekula. Kailan sa kisan ng paglaya? Tulad! Ay, ilatang sekula. Ilo! Kario! Eh, nagusok yata ni ulan yung sekula ko pagkabi. Eh, kung ganun ka kami, ka pa pala balaya, isa mo. Ipagpaliban mo nila ninyo. Kasi simula lang ang simula ng pagbabago. Hindi mo ba nakapansin? Hindi mo ba? Nararamdaman! Buhay na muli si Bernardo Carpio na hindi lamang simula. Ang huling kanila lang pagkakos sa kanya ay unti-unti na mitigas kasabay na pagpunta niya sa ating sekula. Mabuhay ang kalayaan ng bayan at ang barangay! Mabuhay! 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 Mabuhay!
naman silang pinanonood sa aking isipan. Sumasayaw ng batalya! Ngunit ang himagsika na iniis ang batalya. Ang sagot ng aming mga tulog ang sipat ay hindi at mauser ang aming tila. Totoo ang tutong dumana at mahapdi pa sa mahapdi ang sugat na natamo ng mga anak ng bayan. Mga katama! Napalitaan niyo na bala na ang Supremo ay tumakas patungo Cavite. Anong ibig sabihin nito? Natatalo na ba tayo? Hindi pagkatalo ang ibig sabihin nito. Nakakahulugan namin na nagtitipon ng bagong lakas ang ating Supremo. Ang napalitaan niyo na yung ginagawa sa Cavite ng mga tayo do. Wala tayong dapat ipag-alala. Puro pa rin ang ating ulan. Puro pa rin ang simula na ito ng hitbahan ng Magdal at Magdiwang. Mga kasama! Mga kasama! Kapatid na sa ibon ng Supremo ng ating ulan! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay ang Supremo! Mahal na Supremo, parang isa ito sa mga palabas na ginaganapan mo ah. Sikat na sikat ka rito. Ngunit masikat ka sana kung may naitagumpay kami na balas sa Maynila, ano? Ay, hindi ko ka ba, kapatid na Tirona? Wala pa. Wala pa, mahal na Supremo. Iisa lang ang pinaglalaban natin lahat. Nagkakamali ka. Kahit hindi dumating ng tropa ang kapitay na sa pagsalakay sa Maynila ay kainay panalo pa rin pa rin. Hindi ako nagkakas sa balita at patungo dito sa kapitay ni Tirona. Pakitupulong may bagas, sundo at ating unang Magdalo at Magdiwa. Sana nga po! Makamal! Ipagpaumanin po ninyo, mahal na Supremo! Viva Tagalo! Mabuhay si Andres Bonifacio ang ating Supremo! Mabuhay! Mabuhay ang mahal na hari! Mabuhay ang hari ng bayan! Mabuhay ang ilang bayan! Mabuhay! Napakalakilang timulain! Lumulukso ang puso ko kapag nakakarinig ako ng mga balita ng muntik na tupay ng aming samahan. Si Andres Bonifacio, si dating hamak na murista. Ngayon, ganap ng Supremo. Tama nga yata si Carlo. Ang revolusyon ay hindi panahon para sa Chavo. Hindi na, Elio. Pero sa bilis ang kaganapan, minsan naisip ko. Sana na natili na lamang tayo isang dila na may diktador de Siena na nagsasabi-sabi ng mga liga. Dahil hindi nagawa na yung ibang tinig na narinig ko, mga nakalalasong tinig na palakas ng palakas. At nagbibitak-bitak sa katipo ng mga anak ng bayan. Nahaluan na ng politika ang dating kalisay natin sa bahan. Hindi po pwede sa pulong nito ay isang tao naghahari-harihan. Hindi monarkiya ang ating itinatata kundi isang republika. Ang kapalya mong nagtumayo sa harap ay isang alsa balong na lang naman mula sa Maynila at nakikinabang sa tagumpay na aming mga kabinetyo. Hindi natin kailangan ng isang mayabang na manilenyo. Dapat nakapag-aral. Hindi ba problema lamang yan? Mga kapatid, ano ba ang saysay nito patutulong? May kataas-taas ang sanggunian ng ating katipunan na mahusay na nagpapatupad ng kanyang tungkuli. Ang katipunan ay isang lihim na samahan. Pero ngayon, wala na itong saysay dahil hindi na ito lihim. Nagdanda na ito ng mga Kastila kaya kailangan na itong lansagin. Kailangan isagawa natin ka sa formal na gobyerno. Kaya natin ito ora mismo! Magputuhan na tayo para sa Republika ng Pilipinas! Naunawaan ko ang pangangailangan ng isang mataas na pamahalang mamumuno sa ating katipunan ngunit. Ngunit aking ipaalala na dapat unahin ang kagustuhan ng nakararami. Sumasangayon ako sa isang alalan! Bravo! Bravo, mahal na Supremo! Malaki ang utang na loob natin kay Andres Bonifacio dahil sa kanyang pagkakatatag ng katipunan. Ngunit malinaw na hindi na natin siya kailangan. Sabagat ang kailangan natin ngayon ay isang pampuong malakad. Kung malakad ay isang taong may kakayahang mamuno nang may pananaw na gagalangin ang buong mundo. Isang taong makapag-aral. Isang taong nagmumula sa ating uri. At malinaw na hindi yon ang murumuristang si Bonifacio. Kung kaya sa gagalapin nating halalan ngayon dito sa Tejeros, walang ibang dapat magwagi. Kung hindi si Don Emilio Aguinaldo. Viva! Katipunan Magdalo! Viva! General Emilio Aguinaldo! Viva! Sinasabi nila ako may kasalanan sa mga nangyari kay Bonifacio. Ngunit tumugon lamang ako sa hamon ng panahon. Sa mga pangangailangang hinihingi ng pagkakataon. Kaya naman ba tayo, ako ang nahalal ng Pangulo ng bagong revolusyonaryong pamahalaan. Kung puso kong tinagap ang bawang tungkulin ng responsibilidad.
Ginawa ko lamang kasi piling ko ay naararapat. Tungkol sa mga susunod na pangyayari, wala na akong kinalaman. Hoy! Halihan! Ay! Pino! Halos tatagmagdalaw na sila sa aking walang kinalaman sa nangyari sa Supremo. Kung ang tula naman ay parang tula at alimhaga ang tula ng himaksikan ay panay magtangke. Mula sa malalayang lugar na lilikuha at ikaw bawag ka din ang magtangke. Sige ako. Walang kinalaman sa desisyon ng mga sino. Muling magdalaw yan. Masagot muling muling kaguluhan. Sulong lang, tuloy lang ang laban. Kung saan kami kailangan ay doon kami pumupunta. Kung minsan naririnig ko na ang tinig na Supremo. Sige lang, pinigyan! Para sa minigitiling na inang bayan! Pagamat hindi ko na nakakausap at nakakasama Supremo, nanalig pa rin ako na siya ay nasa tama, na mayag pa rin ang aming pinaglalaban. Ngunit sa bilis at dami ng pangyayari kahit ako nagduda na. Oo! Masakit pang isipin pinagdudahan ko, mahal na Supremo. Kaya nang malaman namin, ang hatol sa konseho ng gera parang gusto kong lumaban. Parang gusto kong maniwala na hindi niya kaya gawin ng mga bagay na binibintang sa kanya! Sinasabi nilang pinagkaisa ng himaksikan ang buong Pilipinas. Wala nang mas lalaki pang kasinungalingan. Na Andres Bonifacio ay nasasaktan sa salang sedisyon at pagtataksin sa adikain ng revolusyon. Kapag napatunayan ang hukumang ito na ikaw ay nagkasala, ikaw at ang iyong kapatid na si Procopio ay papatawa ng pinakamagat sa parusa! Kamatayan! Guys, mo'y magtanggulang aking sarili! Sa gitna ng tigma, madaling makahanap ng kailan para pumatay ng kapa. Lalo mas madali kung siya ay iyong kaaway ito ang aking mga kalaban! Mga kapatid! Mga kapatid! Naku ko'y makalay! Naparoon ako sa kabilang higayon. Ay hanapin. Nakasalubong ko ang mga kumuha sa kanila. Dala nila ang damit niya. At ako itong pinagtimusan sa kanila. Dala rin nila ang gamot at ang kumot na aking ipinagbalik sa aking kayo. Inilalawan ako ng taga-Hukombi ng kaaway ng revolusyonaryong gobyerno sa mga tuwing kaaway ng sambayan ng Pilipino. Ang kanyang pag-iisip ay hindi lamang magpit. Hindi, mga taruhan. Sinabi nila na ang aking asawa ni Bayaway nasa mundo sa bahay ng isang tenyente. Tinanong ko kung bakit dala nila ang gabi. Sinabi raw ng asawa ko sa kanila na dalhin ko sa kanila ang gabi na yawon. Ay, mga kapatid, sila'y hinarap ko sa loob-loob na kanilang itinuturo. Inilarawan ako ng taga-Hukong bilang isang ambisyosong gamit. Ako daw ay nag-isip patayin pataksil ang kasamahan at kaibigan General Emilio Aguinaldo, ngunit hindi niya pinanggit. O kung saan hindi niya pinanggit ang mga pangyayari sa Teros, kung saan pinawalang pisa nila ang katipunan ng laban sa aking kalooban, may narinig ko siya sa akin! Kung ako'y makarating, sinabi nila na sila'y nasa ibang mundo na buwang mataas. Inakyat ko ang mataas na mundong na sinabi. Ngunit hindi ko nakita ang aking asawa't kayo. At nagpatuloy kami sa paglalakad. Nagtag ko ang katipunan dahil hindi ko manamasig mura ang inyong paghihirap. Ay, mga kapatid! Hindi kami nagtigil sa paghahanap sa kanila sa loob ng dalawang linggo. Nagpapahinga lamang kami kung gabi. Sapagkat hindi ko siya natagpuan. At wala namang makapagsabi ng kanyang kinaroroon. Mula noon, inalay ko na ang aking buhay para sa inyo. Akala niyo ba ako lang ang pinapahirapan at ninanakawan ninyo ng hostesya? Hindi! Ang ating mga kababayan mismo ang inyong pinapatawa ng kaparusahan! Sinundan namin ang mga kawal, ngunit ang mga kawal na ito'y nagkaila at kumanalong po kami tinuro sa amin. Pinuuna namin ang aming kalooban.
makaban. Ayaw makaban. Nang sabihin sa akin ng amahin ko, katotohanan. Sapagkat siya ang nabigay ng pagkain sa poong na inituan ng pangkat ng manunila. Bago nila inialis sila. Pinarila ko, sinaksak. Pinaratangan ng mga krimen. Hindi ko man na maiisip na kaya kong gawin, mga kapatid. Anong kasalanan ko? Ang nagtatagba ng katipunan, ang may kakailan gumawa ng ganitong klase. Kapalad pa rin ako, mga kapatid, na nananatiling buhay pa pagkaraan ng lahat ng aking dinanas. Ang ganun ako, mga kapatid, nakikiusap ako para maawa ng ninyo. Wala akong kasalanan sa mga krimen na pinipintang ninyo sa akin. Nagpalimutimod kami sa loob ng isang buwan na walang ibang kinakain kundi sa aking nakila. At kung ang aking kasamahan ay magtagumpay na makamuha sa pamamagitan ng kawang gawa ng isang takot na bigas. Sinasahin nila ito at binibigay nila sa akin. Mga kapatid, patayin na ninyo ako ngayon. Tagal ko nang inaalay ang aking buhay sa pakikipaglaban sa tiranong nagkait sa atin ng karapatan. Ngunit mga kapatid, wala akong kasalanan. Ang damit ko sa katawan, sira-sira at napakarumi. Hindi na ito masusunog kahit ito manaisika. Isa na naman itong krus na inyong papasanin nung ito na nakahuluni ang maglaba sa ating katarungan! Ngunit, ako pa rin ang inyong nakampini. Tanggapin ninyo ang aking magiliw na yakap. Sa mga kagilagilalas ng tulad ng Aurelio Tolentino.
Siyempre, inalayaan nila ang isang hayop na ahensya para mapag-ispiyang muli. Parang na ako sa mayayay. Pagdado na ako ngayon, ngunit babangon na ako mamaya. Tulad din yung mga aktor ng Mormor sa Trozo. Balitaan niyo ako, ha? Hanggang sa muli natin pakikita. Mabuhay ang bayang Katagalugan! Sumasa inyo! General Emilio Jacinto, Indian, ang sawi moro-morista ng Trozo. Paalam, Indian. Paalam, Emilio. Sa eksa nang nawawala ang magbibiting naman dirigma ng imang sika. Mabuti na rin si Curio de Leon. Dahil sa masaksihan nila, kahiyahiyang morong-morong nagkakalap sa pagitan ng mga Pilipino at ang mga bagong kaalyado, ang mga Amerikano, kakaalyado na din kaaway din. The time has come, my brothers in arms. Dumating ang araw, aking mga kasama. Our day of reckoning against the Spaniards. Ang pagtutuos sa tropang Kastila. Muster enough courage and prepare your strength. Handa ang loob at natatanging lakas. We together shall raise the Filipino flag. Sabay nating itataas bandilang Pilipinas. God bless America! Para sa bayan. Mabuhay ang bayan, tumubo sa dugo at buhay na!
British Battleship. Pinihag at pili tayo kaibigan kong si Makayo sa akin. Sa kanyang pagkamatay, naging ganap at upong puhuna ang pananakot ng mga Amerikano. Anong nangyari sa aming pinaglalaban? Anong kinahinata ng mga buhay na inialay para sa inang bayan? Bayan na ngayon ay may bago ng amo! Sa Angula, ay patuloy ang marumor. Si Sakay ang kahuli-hulihang kaibigan ko na nagmula sa hanay ng mga artista ni Chato Corbelli. Restore Fasio, Emilio Asinto, Macario Sakay. Mga hamak na muli sana ngayon ay itinuturing ninyong bayan. Pinangako ko sa kanila, ipagpapatuloy ko ang kanilang sinimulan. Hindi sa pamamagitan ng digma, kundi sa pamamagitan ng sinim. Sinim na tumutas at kapatid sa isa. Sinim na laging may katarungan. Sinim na gumagamit ng mga salitang nagpapaalam sa damdamin ng bayan. Katulad ng mga obra ni Dr. Rosereza. Prepare! Apunte! Tayo lahat ang magpapatuloy ng tiyatro ng kinabukasan.
daw ang aming palabas. Kahapon, ngayon at bukas. Na di na mauubos at patuloy kami mag-iiyak. Hanggat may mga pusong handang lumaban para sa ating bayan. Ito ang Teatro Porvenir. Teatro Porvenir, habang buhay ka sa aking isipan. Ang araw na aming nati ay masayang sisip. At ang tinutungo lang ay walang munting bayo. Tumitin na nabubuhay ang malugsong kalayaan. Umabangon sa libingan ang bangkay ng aming bayo. Umabangon sa libingan ang bangkay ng aming bayo.